Dito kami ngayon sa labas. Mas to groceries kami. Sa ngayon, pwede pa. Mamaya ng alas. Last stress, wala nang tao dito. Kaya, punta kami ng banda para mag-groceries. Kasi baka darating din ng time na mag-totally lockdown sila rito sa Riyadh. We never know. Kasi everyday nadadagdagan yung mga cases dito ng COVID-19. So, naging 1,112 na siya. So, may possibility na madagdagan pa. Kaya, itong ginagawa namin. Paghahandaan namin yung one. So, we'll see kung saan kami pwede. Punta kami dito sa outing. Oo. Ngayon, ang pinapapasok lang nila dito, mga ibos, 25 person lang ang pwedeng pumasok. Oo. Not all the families. Kumbaga kami, kung may mga anak kami, hindi namin pwede isama. Kami lang dalawa ng asawa ko ang pwede mag-groceries. Kaya pupunta kami sa iba pang groceries. Kasi dito sa may malapit sa amin, sa Otep, puno na. Nakapila sila sa labas. Kaya tingnan natin. Pasensya na kung magulo ang camera ko kasi hawak ko lang siya. Video kasi delikado eh. Baka mahirap na. Lotion. Take some lotion. Ganda yan siya. Mahirap mag-video mga idols. Kasi baka ano. Yung iba kasi ayaw nila na mag-video. Sako. So, saan pa? Ay papa, patindi niya si Buyas may daon. Pinamili ko. Saka yan. Okay. Kalat-kalat ang pinamili namin. Kasi kahapon, namili rin ang asawa ko. Tapos yan din. Bumili rin kami ng 2 packs of ano. Tapos bumili kami ng 409 din. Isang ano. Panginang spray dito, gatas. 4 na balot na gatas. Na malaki. Tapos, ito din. Ayan, 2 mantika, tsaka mga kape. 3 na itlog. Then, ayan pa, ipinamili namin. Nakastock siya. Sugar. Tsaka yan. Lahat yan pinamili ko ng kahapon. So, kumbaga sa ano, iniisa na namin ang pamimili kasi baka mag-lockdown siya na totally lockdown talaga dito. Kaya sana kung ano man ang bibili natin, kung ano lang talagang importante ang bibili natin. Ang pagkain lang ang mahalaga. Katulad ng mga pasta, mga ano na yan, mabibigat sa tiyan yan. Yan. Bibigat sa tiyan. Silip lang tayo. Kasi hindi natin alam kung may pulis. Silip lang ako sa may pintuan.
Nakita mo guys, oh. Parang old style ng bahay namin. Ayan, parang old style. Diyan sa kalsada. Parang old style dito. Galing kami dyan kanina. Ngayon papasok tayo. Kasi may mga police dyan na naka-hide. Baka makita ako. Ayan, kita niyo guys. Wala. Pasok na tayo. Umakita tayo. Ayan, nakikita niya yan. Parang siyang gusto ng labas ng bahay namin. Ayan siya. Hindi ko pwedeng yan ito kasi baka mauli ako. 10,000 ang muta pag nakita. Tapos, dito sa kabila. Tapos, sa kabila kasi. This is around 5 o'clock ng hapon. Seems like hindi to pang karaniwan sa Saudi Arabia. Ayan. Ano ba? Nagpupukpok. Ano dyan guys? Mahirap diba? Hi mga eyeballs! Ito, kararating lang namin sa pag-groceries namin. At ito, naligo muna kami bago ko nilatag yung aking mga groceries. So, like what I said kanina, di ba pinakita ko sa inyo na nakapila kami. Ngayon, dito kasi sa Riyadh, pagka bibili ka, pupunta ka ng groceries, 25% lang ang pwedeng pumasok. Which is kanina, hindi ako masyado nakapila ng matagal kasi nakita kami nung security guard na pwede daw kami pumasok, pwede daw ako pumasok yung babae na pumasok sa loob, hindi na kailangan pumila. Which is yung asawa ko, ayaw siya papasokin, ako lang daw. Kasi bawal yung families na pumunta kasama yung mga bata. Pero marami pa rin mga parents na matitigas talaga ang ulo na sinasama pa rin nila yung mga anak nila. So kanina, bali nakapasok din ang asawa ko kasi sabi ko nga, paano ako papasok sa loob kung hindi niya papapasokin ang asawa ko kung sino magbabayad ng bibiling kong groceries. So yun, sabi nung Saudi na isa na security, sige papasukin mo na yan. Pwede sila basta may kasama yung asawa nila. Sa madaling sabi, pinapasok nila kami. So ngayon, kaya ako gustong i-share sa inyo kung bakit kami nag-groceries. Dahil yun na nga, baka nga mag-totally mag-lockdown din sila dito kasi dumadami na ang cases dito ng coronavirus. Katulad yan, naging 1,112 na siya. So, very, ano siya, di ba? Mabilis yung padagdag ng padagdag. So, hindi natin alam kung anong mangyayari, mga eyeballs. Ngayon, de, ano nga ba ang, gusto ko lang i-share sa inyo, ano nga ba ang importanteng bibili natin pagka dito sa coronavirus? Okay? Muna, gusto kong, mamaya ko na ipakita sa inyo kung ano yung pinamili ko. Siyempre, ang unang bibilin mo kung ano yung importante para sa'yo. Natural, bigas ang kailangan mo. Mga dilata, kasi yan yung sinasabi na pwede mo sa stick ng pangmatagalan, lalo na kung ang grip mo ay maliit lang. Tulad namin, ang grip namin maliit lang, yung freezer namin maliit lang. So, hindi kami pwedeng mamili ng maraming, ano, bali ang nabili ko lang, 1 kilong baka, 2 chicken, giniling, at saka ano pa, yun ang nabili ko. Ngayon, kung sa gulay-gulay naman, may nabibili dito sa Saudi na nakalata lang ng mga gulay na binili ko tulad ng langka, may nakabili siyang nakalata lang na pwede mo siyang alternative na ulam mo na pwede mo siyang gulayin. Munggo, na ano, ganun din yun. So, alam nyo, ang dapat nabibili natin ay yung mabigat sa tiyan tulad ng arena, tulad ng pasta. Kasi yung pasta, pwede mong lugawin yung kalahating 1/4, pwede mo siyang gawin, alam mo ba yung kaugalian natin ng mga Pilipino na nilalagyan ng chicken at saka gatas? Pwede yun, marami nang makakakain yun. Kahit yung mga kapitbahay niyo, pwede nyo i-share. Yan ang magandang bilhin. Pansit, kasi yung pansit, pwede mo rin maganda rin siyang bilhin kasi
may kanin ka na, may ulam ka pa. Pagka niluto mo yun, may kulay na siya, may chicken at mabigat din sa tiyan. Yung kumbaga nakakapagtipid tayo ng mga binibili natin. Yung macaroni, pasta rin, pwede rin siyang lagyan ng sardinas. Pagka, ito mga to kasi, mga optional din natin yan pag naubusan tayo ng bigas. Okay? So, marami tayong bagay na pwede natin siyang gawin. Hindi lang sardinas, yung tuna, pwede tayong bumili nun. Tapos, giniling, pwede rin natin kung ano yung kaya ng budget natin na alam yung mura lang siya. Yun ang magandang bilhin. Usually, kahit nandito kami sa Saudi, nag-i-stock din kami ng mga sardinas. At tulad kanina, pumunta kami doon sa Hyperpanda, wala silang Filipino product na nakalagay doon, suka lang. At saka yung Makati na produkto, yun lang siya. Pero aside from that, sardinas o ano pa man, wala talaga silang ano. So, hindi na kami pumunta sa Sulimania para or Batha kasi malayo na siya. Dahil ang curfew dito hanggang alas 3 lang ng tanghali ay kailangan na sa bahay ka na. Kanina nag-groceries kami around 11 o'clock, nakarating kami alas 3 na ng hapon. So, yun na nga, gusto ko lang, hindi naman ako nag-groceries para ipakita sa inyo, para ipagyabang ko. Kung hindi, i-share ko lang kung ano lang yung magandang bibili natin na nakakabusog ng tiyan. Okay? Alam nyo, dito kasi, hindi ko mo nandito kami sa iba yung dagat, nagtitipid din kami. Bumili rin kami ng bigas para at least dumating man ang time na mag-lockdown sila, kahit wala na kaming ulam, at least may bigas kami. Pwede lugawin namin, lagyan ng konting chicken, ano, katulad ng, alam nyo mga eyeballs, yung ano, yung chicken, ano siya, yung chicken broth na nabibili natin, yun, pwede, yun ang maganda rin bilhin yun. Kasi pwede nyo siyang gawin sabaw, na lagyan nyo siya ng gulay. Pandagdag ricado din yan sa mga simpleng niluluto natin. Oo. Kasi kami dito sa Saudi, hindi ko nandito kami kung ano naman lang binibili namin. Bumibili lang din kami kung ano yung sapat at kung ano yung importante. Kaya sana nakaano sa inyo ng, sabihin na i-share ko sa inyo kung ano man yung mga binibili namin dito na makakatulong sa pamilya namin. Alam kong makakapag budget sa amin. At sana kayo rin, bago kayo pumunta ng ano, pagdating nyo ng bahay, maligo na kayo at sumunod tayo sa mga government natin para lumayo ang mga sakit sa atin. At isa pa dito, sa totoo lang, kaya dumadami ang mga mayroong nagkakaroon ng cases kasi marami dito na minsan yung iba nililihim pa nila na may sakit sila. Kaya mag-ingat tayo mga kabayan sa mga kapwa na mga, ibig sabihin, kung hindi rin lang tayo wala rin tayo bibilin sa labas, huwag na tayong lumabas, manatili lang tayo sa bahay. At saka isa pa, gusto ko rin i-remind na hindi lang ang Pilipinas no pay no work. Mayroon din dito sa Saudi Arabia na no pay no work. Kaya yung iba, kahit na may talagang cases, nagtatrabaho pa rin sila, pero may limitation ng oras nila. Kaya yung iba naman, kahit na walang ano, basta may pagkain, hindi na sila pumapasok, nag-a-absent sila. Kasi nga, natatakot din sila na magkasakit dahil mahirap na pag nagkasakit ka ng ganyan, mas lalong kawawa ang pamilya natin na hindi natin sila matulungan, yung mga anak natin. Yung kumbaga, yung pera na yan, madali lang natin hanapin pagdating ng panahon, yung pag mawala na yung mga sakit na yan. Pero yung buhay natin, hindi na siya mapapalitan. Paano na yung pamilya natin, di ba? Kaya sana, na-share ko sa inyo yung buhay namin dito at paano namin budgetin yung pera namin at kung anong importanteng binibili namin dito sa Saudi Arabia. At magkaroon din kayo ng, kumbaga sa ano na idea kung anong mas importanteng bibili natin. At gusto ko rin ipakita sa inyo ang labas ng bahay namin sa tapat kasi malapit lang kami sa highway kung anong itsura niya. Pinamili namin. Ayan, kanina. So, watak-watak kung saan namin nailalagay. Ayan, importante yung noodles kasi kumbaga parang ano, dagdag sabaw din siya. Pasta, pansit. At saka bumili rin kami ng ayan, mga pasta. Ayan, dilata na milk, corn.
Kasi yung corn na yan, olive oil. Tapos, ito rin siya. Bumili kami ng, yung dagdag din ng gatas, dalawang pancake namin. Yan, pasta din. Bumili kami ng sabon at saka yung mask din na binili namin. Yan, tapos yung isa naman, nandito sa kabilang kusina namin. Nadilim. Ayan, bumili ako ng tatlong pack na ano, tsaka kape. Tatlong pack din na kape. Tapos, mantika, tissue, kasi kailangan namin yan. At dalawang tray na itlog na binili ko. Tapos, bumili kami ng yan, yung arena na binili ko. Kasi additional din yan na 20 pieces na ano. Tapos, bumili kami ng bigas na almost 60 kilos. Tsaka ibang mga groceries namin. Diyan ko siya nilagay. So, kalat-kalat siya kasi hindi ko siya, maliit lang kasi mga ibos ang kusina namin. Ito, magulo ang bahay namin. So, ayan, kasi nandyan yung mga supot ng pinaglagyan ko ng groceries. Ay, mga ibos, gusto ko lang i-correct doon sa sinabi ko kanina sa clip na no work, no pay. Yun pala yun ang ibig sabihin. Kumbaga, hindi lang pala dyan sa Saudi, sa Pilipinas yung no work, no pay. Kasi dito sa Saudi mayroon din. Kasi marami kayong mga kaibigan dito na kailangan nila magtrabaho kasi kung hindi sila mag-work, wala silang sasahurin. Kaya buti na lang nabigyan sila ng time na nagbigay ang government natin na hanggang alas 3 ay curfew na. Kaya nakaka-uwi sila hanggang alas 2. So, which is, yun din ang nangyayari sa kanila. Kung hindi sila mag-work, wala silang sasahurin. Kaya sana, dyan sa Pilipinas, sumunod na lang tayo sa, sumunod na lang tayo sa government natin. Kasi makakasurvive naman tayo, di ba? Kahit na, kung ano lang yung pwede natin kainin, na pwede naman makakabusog sa atin. Kaya, sumunod na lang tayo kaysa yung magkasakit tayo ng COVID-19 na mas mahirap. Na mamamatay kang hindi mo kasama ang pamilya mo at nandidirihan ka, di ba? So, let's ano na lang. Mag-i-fight na lang natin kung ano yung kaya natin gawin. Kaya, kung sino man ang bago sa akin channel, please don't forget to subscribe at pindutin na lang yung notification bell dyan sa baba ng inyong screen. At pakipindot na lang. At mag-like at mag-subscribe. Please comment down below. Kasi marami akong mga giveaways na pamimigay for my 10,000 subscribers or 5,000 subscribers. So sa ngayon, nasa 2,000 subscriber pa lang tayo. So marami akong ibibigay sa inyo. Bye! And see you on my another vlog. Love you all!